Kaneko Yoli Espina, 49-year-old na factory worker galing ng Japan. Opo. Yes po. May asawa ka na hapon. Opo. May mga anak kayo? May anak pa ko isa, pero yung asawa ko namatay na po. Ay, byuda ka. Opo. Pero nandun ka pa rin sa Japan. Opo. Ah, okay. Pero nung yung anak mo, nandun rin? Nandun po sa Japan. Ilang taon ang 21 years old po. Ah, 21 na. Opo. Okay. Saan mo nakilala ang asawa mo? So, Bardagulan na ito, no? Hindi ito kantog sa radyo. Dito po sa, ano, sa Manila. Sa Manila. Opo. Pero taga saan ka pala ano, na? Nagtrabaho pa ako ng ano kasi po, ganito po yun ang buhay ko. Oh. Sinacrifice ko ang sarili ko para sa kanila, sa amin magkakapatid lahat. Kaya ko sila napalakit, napag-aral ko sila. Naku, sorry ha, hindi ko, I did not mean na ganun yung pagtatanong ko. Pero yun pala ang yun doon nang gagaling. Opo, para mas maintindihan natin kung bakit mo ngayon nire-reklamo ang mga kapatid mo. Opo. So sa mga katuwid, ilang taon ka na sa Japan? 16 years. 16 years ka na sa Japan. Opo. Pero nauuwi ka naman dito. Umuwi lang ako po pag, ay, nung lately, hindi ako makauwi kasi ang anak ko po, ay nag-graduate po, hindi ko pwede uwi kasi nga okay. Papatapusin ko muna pag-aral kasi pag hindi ko bantayan po, baka maano siya sa... Baka mapariwara ang buhay. Opo. Saan kayo banda sa Japan? Anong... Tochigikin po. Tochigikin? Tochigikin. Tochigikin. Tochigikin, Yaitashikibata. O sige, basta tagalawan sila. Opo. O, malapit yun saan? Saan malapit yun? Po kami sa Itsunomiya. Ang kaya ko lang tanungin, malapit ba ito sa Tokyo o sa Osaka? Tokyo po, mga 3 hours pa lang. By train? Opo. Bullet train? Drive. Ah, drive. Okay. Ulitin mo, taga saan nga kayo? Yaitashi... Prefecture yan, ano? Opo. Yaitashikibata to Chigikin. Bahala ka. Bahala ka kung taga saan ka. Basta kaya mo umuwi doon. Opo. No? Okay. Opo. Sige. Napunta ka sa Japan, nag-asawa ka. Opo. Maganda naman na nangyari. Opo. Kahit na aminin na natin, ano, opo. Na opo. Kinailangan mo dumaan sa opo. Medyo hindi, medyo mahirap talaga na kalagayan. Opo. Nakahanap ka naman ng... pinanindigan ng opo. Pag-ibig. Opo. No? Opo. Mabait naman siya sa'yo. Yung una kong asawa, hindi gaano siyang mabait, nakipaghiwalay din pa ako. Ilan ba ang asawa mo? Hindi po, kasi namatay ng asawa ko, di ba? Okay. Yung una kong asawa. Hapon? Opo. Yung pangalawa? Yung anak ko, yung tatay ng anak ko. Yun na namatay? Yun ang namatay. Ah, okay. Tapos nag-asawa ka ulit? Nag-asawa ko ngayon, mabait po asawa ko. Ah, hapon din ito? Hapon din po. Ang kwento ngayon, gusto mong makausap ang mga kapatid opo, mo at magkaayusan kayo kasi hindi ka makauwi sa inyo. Opo. Taga saan ka ba? Taga Leyte po. O Bisaya ka? Opo, Waray. Waray. Okay. Opo. Bakit ka hindi makauwi sa inyo? Binabantaan pa ako nga, pupugutan ako ng liog, dila, at saka patalunin ako sa tulay, bagbagsak ko sa tubig, is patay na daw ako. Sandali. Bakit umabot sa ganun? Anong punot-dulo ng pag-aaway po, na ito? Si Ronel, bunso okay. namin na kapatid yan sa unang tatay. Okay, so nagpadala ka ng pera, tinanong mo kay Ronel. Sabi ko, Nel, kumusta na ang padala? Anong nagawa mo na sa bahay? Sabi niya sa akin, bakit mo ko pinagbibintangan? Nga nagnakaw, sabi ko, hindi naman pag nanakaw yung sinabi ko sa'yo. Kaya nagtanong lang naman ako kung ano nang ginawa mo sa pera. Okay. Sabi niya sa akin, pag umi ka dito, pugutan kita ng liog. Ah, sige. So, ano to? Medyo merong, may kinalaman ito sa pera. Oh, pera. Kanino ka nagpapadala ng pera? Sa kan Rinan at saka kan Ronel. Kasi nga, okay. Lahat sila napadalahan ko ng pera. Kung sino talaga ang makakapagawa ng bahay na yun. Kaya kami pa rin ang naman titira. Para sana maayos. Kasi bura lang naman. So, tumutulong ka. Opo. Okay. Buhay pa ang nanay ninyo. Buhay pa ang nanay namin. Okay. So, dahil ang hinihiling mo lang naman, makausap mo sila ng maayos. Oh. Nandito ngayon sa linya. Nasa line 3 natin. Si Ramel. Pang ilang kapatid si Ramel? Kapatid lang namin yan sa nanay. Oh, kapatid mo sa nanay. Opo. Si Ramel. Ilang taon na ito si Ramel? Mas hindi bata sa iyo? Hindi ko pala alam. At saka si Florita, nanay opo, niyo. Opo. Okay. Ilang taon na si nanay Florita? Siguro mga 16 na siguro yan mahigit. Birthday niya kahapon daw eh. Birthday ni nanay Florita? Opo. Nanay mo si nanay Florita? Nanay ko siya po. Ah, okay. 60 mahigit. Mm. Hindi siguro. Mga 70 na siguro. 49 ka na eh. Opo. O sanali lang ha, kausapin natin. Opo, sige. Magandang hapon, Nanay Florita. Maupay, mandiwat. Maupay na... Kulob. Kulob, okay. Kulob. Anay Poret. Ah. Live ka karon sa Wanted sa radyo, sa Rafi Tulfo in Action, Nay. Meron bang hindi pagkakaintindihan kayo ni Yoli? Ay, aywan ko sa kanya, kaya ako wala lang walang problema sa akin. Ah, walang problema kay nanay. Si Yoli daw, Nay, nagdaramdam
kasi parang napagsalitaan siya ng hindi maganda. Ay, kuno sa na yak na hindi rin maupay. Mm. Kuan ito, itong bulos na lewat ito ha iya hininiya kabugtuan. Sandali lang na ha kasi ako hindi ko na intindihan. Yoli, ano daw? Ano daw nagtanim daw ng galit sa akin? Sino? Sila daw sa akin. Hindi ko alam kano mga galit nila sa akin. Bakit, Nay? Bakit kayo nagtanim ng galit? Ano hello, nangyari, ma'am? Nay? Hindi. Ibig sabihin na nagtanim ng galit, ma'am. Yung ano lang po, ganito. Ay, sino po ba ang kausap ko ngayon? Si Ramel? Si Ramel. Ah, Ramel. Opo. Ano ba ang nangyari, Ramel? Kasi yung alam ko lang dyan po na nakikita ko dati, nagpapadala siya ng pera, pero hindi siya nanay ko sa mga kapatid ko. Pinagawa ng bahay. Sa ngayon, sa totoo lang po, sa ngayon, okay na yung bahay dito sa may banta amin sa San Joaquin. Ah, so natayo naman yung bahay? Oo, ma'am, malinis na po okay. kahit sino, sa video. Ramel, kanino pinapadala ang pera pala? Kay Renan? Hindi, dati po kasi marami yung ano niyan, si Diana. Dati si Enpops, pangalawa si Nono Ronel, pangatlo si Norenan. Ah, okay. Meron bang hindi pagkakaintindihan? Sino itong nagbabanta sa buhay ni Yoli at bakit? Si Ramel, nagbanta sa akin, napapugutan niya ako ng ulo. Ay, ito si Ramel, nakausap ito si Ramel, natin? Ito si Ramel, nagbabanta sa akin nga. Tatalunin niya ako sa tulay namin sa bridge. Pagbaba ko doon sa tubig, patay na ako. O, Ramel, bakit? Inano niya ang pera ko, ma'am. Winaldas niya ang pera ko. Iniscam niya ako sa pera din. O, Ramel, ikaw ba ay nagbanta sa buhay ni Yoli? Hindi po, totoo yan, ma'am. Sinungaling yan. Lang. Ako magnanakaw dahil pa yan, ma'am. Totoo lang, ma'am. Magnanakaw yan. Pinagnanakaw pa ngayon mga gamit ko, pati yun doon sa asawa niya. Nagtrabaho yan sa Manila nang nagnakaw din ng pira ng ano ng prenaria, pati doon sa bahay, naghina. Yung isang pintuan, binuhat niya, nakasuhan niya, daming kaso yan. Ninakaw niya ang pinto? Opo, binuhat niya. Doon sa pinagtrabaho sa ng asawa niya, nagtrabaho yan doon. Ninakaw din niya. Doon sa may prenaria, tatlong pinagnakawan niya, pangatlo ako. Gusto ko lang malaman kung paano tayo magkakaayusan na makakauwi ka ng maayos. Okay? Opo. Ramel, ano ang galit mo kay Yoli? May galit wala ka ba kay Yoli? Ma'am. Wala akong galit dyan, ma'am. Kahit anong gawin ko, wala akong galit dyan. Kasi kahit umuwi siya, wala akong pagkialam. Kasi kahit anong mangyari, balibalik na rin man namin ang mundo, ate ko pa rin yan. Okay. Maganda ang salita mo ngayon, Ramel, ha? Pero bakit humantong sa meron kang nakapagsalita ka ba ng hindi maganda kay Yoli? Nakapagsalita man ako noon, ma'am, dahil siya ang una pong nagsalita sa akin ng hindi ko man nagustuhan, ma'am. Pero kung baga sa totoo sila, ma'am, binaliwala ko naman yun kasi siguro tanim sa lang ng galit yun, dala ng galit ba. Okay. Ganun. Yoli, gusto mo umuwi? Gusto ko umuwi sa bahay, ma'am, kasi papablisin ko ngayong bahay kung binaboy nila, sila ng baboy na bahay ko, ma'am. Walang naman doon kasi pag nag-aaway-away sila, ginagawa pang chimbag. Walang tira talaga yung bahay ko doon na talaga naman. Sige, sandali ha. May litrato ba ng bahay mo? Nakita mo na ba ang bahay mo? Eh ngayon kasi mapinaayos ko ngayon. Kaya ang gamit lang doon is yung sopa na lang at saka yung bago kong binili ngayon ulit. Kanino mo binibigay ang pera para ayusin yung bahay? Kan Renan. Kay Renan. Oo. Si Renan at ikaw okay? Kami hindi kayo okay na Renan kasi yan si Renan. Yung pera ko naman at saka yung pinanbili ng ng baril. Mayroon yan baril si Renan nga hindi ko alam pangalan na baril na yan. Sinali. Saan nakitira si Nanay Purit? Doon sa bahay ng kapatid ko dating pinatay. Okay. Sino ang nakatira sa bahay na pinaayos at pinagawa? Wala na po. Pinalayas ko na sila. Eh baka nakawan nga yung bahay doon kasi kung wala nakatira. Wala po, wala nang gamit kasi nag-aaway sila, nagdadala sila ng mga lalaki doon. Yung nanay ko dati, nag-asawa, nasira din kasi pag nag-aaway sila ng asawa ng nanay ko, ginagawang panchimbag na nasira yung mga gamit ko, walang natira. Nag-asawa pa si Nanay Purit? Ayun, pangalawa nga yung anak niya na yun, si Ramel, pangalawang asawa yan. Okay. So ito, mukhang ano ito, away pamilya ito. Opo. Oo. Ang maganda sana ay mamagitan. Okay lang ba kung kunwari mamagitan sa inyo yung barangay captain muna natin? Yun nga pang gusto ko kasi yung nakakaalam sa lahat sa mga story ng mga pamilya ko po. Ito, ang nakikita ko dito, kailangan kayo mag-usap. Kasi alam mo, mahirap yung hatid ng kwentong ganyan. Opo. Iba kasi pagharap-harapan na, tapos nandiyan na yung nanay mo. Gusto ko po yun. Kasi mahirap yung, alam mo na, sa malayong lugar ka, ganun. Kayo naman, Ramel, hindi naman nagkukulang yata si Yoli. Tanggap nyo naman, di ba, na nagpapadala talaga ng tulong at pera. Tama ba ako, Ramel? Ma'am, mula nung
tama ako ng sarili kong ano. Taugaringon ko mapaga panindugin na akong taugaringon doon ang atiil. Oray na ako makanumdum, ma'am, nga. Okay, sa simula't simula na naalala niya na nakatayo na siya sa sarili niyang paa, hindi daw niya naalala na meron kang nabigay ma'am, na tulong. Ma'am, alam mo, sir, napakasinungaling yan. Ubod na napakasinungaling yan, ma'am. Okay. Napakasinungaling ng ubod yan. Okay, sige. Huwag na nating balikan ang nakaraan. Opo. No? Kasi wala na tayong magagawa doon. Opo. Kung yun ang kanyang inakala at yun ang kanyang naramdaman, opo, sa kanya rin yun. Opo. Ikaw naman, may pruweba ka na opo, nagpapadala ka ng pera, opo, may naipatay yung bahay. Opo. Ang mahalaga ngayon is kung paano tayo makaka-move on. Okay ka sana opo, na opo, mag-usap kayo. Opo, opo. Okay, ganito. Ikaw naman, Ramel, okay ba na mag-usap-usap at magharap-harapan kayo kasama ng iba bang mga kapatid mo? Kapatid na buo at kapatid sa ina? Ay, walang problema po sa akin yan. Okay, very good. Nanay Purit. Ah. Okay ba sa'yo na pag nauuwi dyan si Yoli? Yung ba, ma'am, sa totoo lang, aking bahay yan, pinaayos nila, tapos naayos na, pinalayas nila, pinalayas ako sa bahay. Ha? Wala pinalayas mo yung nanay mo? Hindi po, ganito, bayaan mo muna siya. Oh, sige, sige, nay. Tuloy, sige, nay. Tuloy lang sa kanya. Oo, sige, nay, pinalayas tapos? Kaya sabi daw ni Dina, sabi din ni Yuli, palayasin na daw ako, lumayas ako, kaya ayaw ko magkagulo. Ngayon, wala akong bahay. Hindi ko siya pinalayas, ano, ma'am, hindi ko siya pinalayas. Uh-uh. Yung asawa niya, si Vicente, sila na sa bahay nakatira. Yan si Vicente, pag nag-aaway sila, ang mga bahay ko, sira-sira sa kanila, kaya ginagawa nilang panchimbag, sila lang dalawang nag-aaway-aaway, pati bahay ko lagi ang damay. Kaya pero, pinalayas. Pero, klaruhin ko. Kaninong bahay talaga yun? Ayan, kanino nakatitulo yung lupa? Sa akin po. Tapos yan, bahay na yan, malaki yan. Yung nanay ko, nagpatira sa ng ibang tao sa kabilang bahay, dinawalan na ng bahay kami kasi siya nagpatira, nanay ko. Ah. Ngayon, nagpatayo, pinatayoan kong bahay, sana yan, para sa amin, para hindi sila mga basa sa ulan, sila lang naman titira, kaya hindi naman ako titira dyan, kaya nasa Japan naman ako. Ah. Para naman sa kanila, ang inaanin lo, ma'am, hindi ko pinagdadamot yung bahay, ma'am, kasi parang... Pero ang gusto mo lang, maayos. Opo, kaso niloko nila ako lahat. Yung nanay ko, may sakit ako, ma'am. Mm. Naoperahan ako yan. Anong sabi ng nanay ko sa akin? Ang anak ko malit. Nagsabi lang ako, nanay, maoperahan ako. Na ano sabi ng nanay sa akin? O yung bahay mo, kanino mo ibibigay? Yung mga lupain mo, kasi sinong kapatid ibibigyan mo? Yung pira mo, yung mga alas mo, kanino mo ipapimigay yan? Paano mauwi yan dito sa Liti? Sabi niya sa akin, di ba? Ang sakit siya. Masakit. Masakit nga. Sasabihin niya dapat sa akin nga, magpagaling ano, uwi ka muna dito, alagaan kita, kaya may sakit ka, at okay, saka yung anak mo maliit pa. Tama ba yung nanay ginawa sa akin na ganyan? Sobrang sakit na ginawa ko. Sila may mga sakit, pinapagamot ko sila. Okay. Magandang hapon po, Kapitana Rosie Quilarto. Yes, ma'am. Oo, ma'am Rosie, live po tayo ngayon. Ako si Attorney Aina Magpalin, live po tayo sa Wanted sa Radyo ng Rafi okay, Tulfo in Action. Ma'am Rosie, okay, hihingi yes, kami ng tulong sa'yo. Kasi okay, mukhang kayo ang kailangan mamagitan para magkaayusan itong pamilya na Espina. Opo. Si Nanay Purit nandyan sa Kapuokan, no? San Joaquin. Yes, opo. Okay. Ang kanyang anak na OFW, well actually Japanese city, nakatira na sa Japan ito, mahigit mga 20 years na ito doon sa Japan. Ang kanyang anak na si Yoli ay nagpapadala ng pera dyan para maayos yung bahay nila. Pero mukhang merong hindi pagkakaintindihan sa mga kapatid niya sa ina at sa nanay niya mismo at sa mga kapatid niyang buo, kaya hindi siya makauwi dyan. Mukhang merong exchange ba, Kapitana, ng hindi magandang mga salita. Pero willing naman, gusto lang nila na may mamagitan. Willing naman silang mag-usap. Tama ba ako, Yoli? Opo. Gusto lang siyang makasiguro na safe ba siya? Opo. Wala tayong kakasuhan, Yoli, o meron tayong kakasuhan? Kasuhan ko po yung sila po kasi ano... Ha? Kakasuhan na kaagad natin? Ano po, mayroon ako mga papel doon na ginpahiya ko nila sa media. Sobrang pahiya nila. Dala-dala ko po. Ah, mga social media opo, na mga ano... At saka yung mga detreat nilang papatayin ako. Okay. Oh, so ma'am, mukhang kasi ang proseso kasi natin magpapabarangay, 'di ba? Pero kasi 'di ba, kap yung barangay na ma'am, ano, yung kaso ano only ito, if they are living there. Ma'am, yes oh, ma'am. Yes. Pag desperate na talaga ma'am, siguro ma-involve na tayo sa mga pulis pag ganyan. Oh. Dahil mahirap naman 'yun na
mayroon ng threat sa kanya. Yun ang sabi niya. Oo. Eh, pero ma'am, ito ang sa akin din naman, kung magpapabarangay, dapat both of them are residents of the same barangay. Tama ba ako, ma'am? Yes, ma'am. Oo, pero ito kasi siya, hindi na siya taga-Rian talaga. Opo. Oo. Pero ma'am, ito naman ang sa akin lang. Baka naman pwede na yung una lang muna na pakikipag-usap, ay baka naman pwedeng kayo, Kapitana, ang mamagitan para lang to establish kung ano man ang talagang puno dulo. Para magkaroon lang ng venue for discussion. Pwede po okay, ba ma'am. Nakausap naman natin si Ramel, mukhang mahinahon naman. Baluyan, sabi pa nga niya sa akin sa nung pag nalalasingan, ano, bayaran mo ako kaya may pira ka, patayin natin, papatayin ko si nanay. Sabi ba naman kung tama ba naman yung anak? Okay, so medyo malalim. Malalim opo, ang pinanguhugutan. Opo, papatayin daw niya ang nanay ko. Pero mukha naman hindi, magkasama sila ngayon eh. Ya, ngayon lang yan, ma'am, na kung pagpunta sa barangay namin yan, ang dami din, ang otraso yan, ma'am. Yan si Ronel ng RIP. Yan naman, ng RIP yan, si Ronel. Ay, sandali lang. Kapitana, mukhang itong pamilya Espina ba ay maraming mga kaso dyan sa inyo? Ay, sa pagkalam ko may kaso naman, pero parang nagkaayos sila. Pero kung ito si Ramil, doon naman nakatira doon sa bahay ng nanay nila. Sila ang magkasama ngayon. Magkasama sila. O yun nga eh, magkasama sila. So, kasi ma'am, bago tayo, yun nga, kailangan natin na meron muna tayong mamagitan. Hanggat sa maaari, kung makukuha natin sa maayos na usapan, ay gawin natin. Pero huwag kayong mag-alala kasi ang wanted sa radyo ay susuportahan naman kayo. Salamat po. Dadaan lang talaga tayo sa proseso. Opo. At kung hindi talaga doon sa barangay, mismo si Kapitana ang mag-i-endorse sa inyo sa PNP. Tama Opo. Ba ako, Kapitana? Opo, ma'am. Oo. Ang ating barangay captain ay nandoon para mag-assist. Sino ba sa mga kapatid mo ang kakampi mo? Wala akong kakampi sa kanila po kasi niloko nila ako lahat. Ah, naku, mukhang merong ganyan na usapan. So mukhang kailangan talaga... Kapitana Rosie, na mamagitan muna kayo kasi nakakalungkot ito na yung pinaghirapan rin naman niya sa Japan ay mapunta lang sa wala. Kahit na ba sabihin natin hindi na siya titira dyan. Pero para man lang kay Nanay Purit, di ba? Nay Purit, mapauli din ha, uwi dyan si Yoli, okay ba? Ay, walang problema sa akin, umuwi siya. Pero siya siguro may problema sa amin kasi sabi niya, kung ako daw mamatay, lilikiran daw ako ng panig. Sila kung mamatay sila, may minilyon daw sila ng ano, may minilyon silang payo sa era uokyan nito yung kamatay. Sige, siguro. Ano mo magsalita, nanay, kita samantala namatay ang asawa mo. Sino nag-ano ng asawa mo? Gumastos akong gumastos lahat ng ano dyan. Pag nga po gaganyanin, ikaw nga nanay ka, pag nagkukwento ng mga anak mo, sinisiraan mo bawat anak mo. Pagkatapos mo akong kakausapin mo ibang anak, sisiraan mo din. Okay, sandali lang. Hindi maganda na mag-away tayo sa ere. Opo. Kasi mahirap yung hindi tayo magkakaharapan. Mukhang maraming sama ng loob, maraming pinaghuhugutan. Malalim ang mga emosyon na ito. Si Yoli, matagal nang nawala dito, namatayan siya ng tatay, ayan, lumalabas ang lahat ng kwento. Mukhang kailangan talaga ninyo magharap. Okay. Ha? At kung ano't ano man, kung kailangan talagang magkaroon ng kaso, kasi may mga threats Opo. At kung may pagbabanta sa buhay, ay doon Opo. Ninyo yan mapapaliwanagan. Okay? Pero sana, kasi magkakamag-anak tayo eh. Opo. Kadugurin natin Opo. Yan eh, di ba? Hanggat sa maaari. Naman ako nagulang talaga sa kanila. Sila lang naman nag-ano sa akin kahit marami ako tinutulong sa kalon. Hindi nga sila katulong sa akin kahit pirasong bigas. Nanay Purit, sana maintindihan nyo rin na matagal na nawala si Yoli. No? Hindi yan bibigay sa akin ang pera kahit pagpunta niya sa Japan. Palagi akong minumura. Hindi kita mamurahin ang nanay ka, ang ano mo sa anak. Ang sabi niya, panganay ka ba? Pangalawa ako, dahil hindi siya magandang nanay. Dapat siya, pag may problema ang mga anak niya, dapat nakikinig siya, huwag niyang susulsulan ang bawat isa. Pag andyan ang karap ibang anak, susulsulan niya. Pag akong karap, susulsulan niya. Tamalay ang ganan, agasi ganyan kasi sila. Hindi ganoon, dapat ang nanay dapat nagsasabi nga, sige, uulang siya ng oo, tapos pag malamig na, ayusin niyo na kasi magkapatid naman kayo, mag-ananay niyo ako,
Maano naman tayo kasi wala nang magmamahal sa atin. Hindi tayo lang. Ang nanay ko kasi ako magsusulsol. Ma'am, pag nagsasabi po kayo ng ganyan pa po sa nanay po ninyo, mm-hmm. lalo lang tumataas yung tension. And kung the way nyo rin po kung paano pagsalitain yung mami po ninyo in national TV, hindi po maganda din talaga. So gaya po ng sinadjust ni Attorney Aina, kung natatakot naman po kayo ma'am, i-coordinate po namin sa Chief of Police po ng Barangay San Joaquin Capooan na Leyte yung seguridad po ninyo. Opo, salamat po. Para kayo po yung makapag-usap-usap. Ngayon, kapag wala po talaga, alamin po natin kung may yung regarding din po sa mga ibang issue pa po ng kapatid po ninyo, isang tabi na muna po natin yun. Kung may rape case po siya, isang tabi muna po natin, hayaan mo na muna po natin na mag-usap-usap po kayo bilang pamilya po. Opo. Kung wala po talaga, na pag-discussionan po namin to sa Barda, wala naman pong masama na ikat yung ties mo sa family mo kung medyo toxic na sila sa'yo at nakaka-apekto na sa mental health po ninyo. Pinutol ko na nga po pagpapadala. Opo. Pwede ma'am, i-coordinate po namin sa Chief of Police po ng Capooan Leyte. Kung nanganganib po kayo ta... Yun ang gusto ko po. Opo, kasi wala pong problema ma'am. Salamat po. Pag-uwi niyo po doon, ipa-coordinate po namin sa police para maasistehan po kayo. Mm-mm. Okay? At tagayon din po kaya CAP. Naka-coordinated na daw po ma'am. So okay na po. Salamat po. Coordinated na po ng mga researchers ng show. Opo. At okay na din po kay chairwoman na Rossy Opo. Quilarto. Opo. Okay? Oh, sige po, po ma'am, kakausapin po kayo ni Ate Odette. Okay? Opo, salamat sige po. Po.